It Meatless Friday, kaya seafood, pasok! Aba, hindi lang daw yan masarap ng inihaw, sinabawan o sinarsahan. Mas masarap din daw kapag ganito. Crispy! Try nga natin kung crispy nga. Wow, may tunog! At hindi lang sarap, pati lutong ha? Ayun oh, lakas naman nun. Dala nitong crispy seafood, alamin ni Edgar Love sa Bulacan. Love, good morning! It's crispy ha? Crispy ka ba dyan good ha? Morning, Susan, good morning, Kikan and good morning, crispy yes! Fermin! Good morning sa inyo! At syempre, ito na mga kapuso. Naku, kung hanap niyo po ay malutong nakita, tiyak na ito po ang para sa inyo. Bukod po sa garantisadong fresh na mga seafood, aba, mura rin daw ang kanilang mga produkto. Alam nyo ba na mula sa isang banyerang tahong na naiwan lang nila noon sa pagde-deliver ang kanilang, ng kanilang seafood, nag-umpisa ang kanilang business. At ngayon, banye-banyera na o nasa 40 kilos ang kanilang niluluto halos araw-araw. Bongga! Ang mga seafood fresh from Ubando at Malabon Fishport po nang gagaling. At ito na nga mga kapuso para ibida sa atin ang kanilang negosyo. Makakasama natin this morning si Miss Janeline Manioska. Good morning, Janeline. Ito na, Miss Janeline, ang pagsisimula rin niya raw ay mula sa pagiging supplier ng seafood. Pakikwento naman sa amin, paano nagsimula yung inyong business? Actually, yung asawa ko po kasi seafood supplier. Oo. Tapos naiwan lang yung tahong. Oo. Then yun, para may extra income din ako, ginawa ko siyang, tinry ko siyang i-crispy. Yun! Tapos niresell ko siya sa online. Ganda! Beautiful partnership mag-asawa. Yes. Ayan, eto na! Siyempre, ang tanong ko sa inyong matindi ay hindi maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga seafood at fishport man o sa fishport man o sa pamilihan. Ano yung naging adjustment ninyo, lalo na nung kasagsagan ng pandemya? Actually, nung pandemic, lalo siyang lumakas. Uy! Kasi nauso po yung online selling. Mm-mm. Mas dumami po yung reseller namin. Tapos nakarating na din siya sa abroad. Why, bongges! Eto na! Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa! Unahin na natin, paano nga ba ang tamang pagluto nitong inyong, anong pinagmamalaki nyo rito? Ito yung inyong crispy hipon. Hipon! Paano umpisa niyan? Ganito lang po. So ito na? Harina lang po. Harina? And then? Para hindi magdikit yung... Uy! Tapos, lalagyan na nung fresh. Kanina gumagalaw-galaw yan. Pumipitik-pitik. Tapos, hinahalo lang ito. Yun ba yung harina ba yung magpapakrisp? Ayan oh, yes, gumagalaw pa nga eh. Tapos, pang flavor? Yes po. Mm-hmm. May saka paminta? Pepper. At syempre may asin. Ayan. And then, i-cover lang po ulit naman. Ay, okay. Yan ang sikreto pala ng kanilang ano ha. Ayan, so ganyan lang siya. Fresh na fresh. Mula sa, ayan. Tapos ngayon, pag mainit na yung mantika, ilalagay na po natin yung okay. Ay, ayan na nga ang sinasabi namin. Kasi mainit talaga yan. Gaano katagal ang pagprito ng ganyan? Until mag-golden brown lang po. Mag-golden brown. Kasi po to, ano, buhay. Kaya sila to, ano, tumatalsik. Ayan, okay. Sandali lang pala ito. Ayan, okay. Pagkatapos niyan, syempre kasama natin ngayon sina, ano ang pangalan niyo natin? Merlin and Trisha po. Wow, sina Trisha and? Merly. Ito naman kanyang niluluto. Ano naman ito? Tawilis naman po. Tawilis naman. Pag tawilis, gaano katagal ang pagprito niya? Ayun, medyo matagal po siya. Until mag-golden brown lang din po. So, papantayan mo pala talaga yan, ano? At yung kay ano naman, itong nasa kabila, itong kay Trisha, ano ang kanyang niluluto dito? Crablets. Ayan. So ito ganun din. Paano mo naman malalaman yung crablets pag okay na ganun din? Pag orange same, na? Same or lang po. Ganun din lahat? O so sabay-sabay lang din. At kailangan deep fry siya para masigurong pantay yung pagkaluto okay, niya. Ayan. Okay. Magkano yung puhunan nyo rito sa ganitong klase ng business, Jeneline? Sa ngayon ano po, namumuhunan ako ng 8K per variant. Oo. Pero nung nag-start
nag-start kayo? Halimbawa, mag-start sila, yung mga kababayan natin, mag-umpisa. Start lang ako nun sa 1,000 pesos. Okay. Sa taong lang po yun dati. Oo. Tapos, magkano kikitain kung sakasakali? Nakagawa ako ng 10 packs dun sa 1,000. Oo. Magkano kinita mo sa 1,000? Nabenta ko siya ng 1,600. 1,600, so meron kang 600, okay. Nakita. Uy, mga puso, not bad! So magandang ano pala to, magandang business din pala to. Yes. Tsagaan lang din talaga. Ayan! Siyempre mga puso, nakita nyo na, malay nyo, pwede na kayo makapag-umpisa ng inyong sariling business. Kung gusto nyo nga umpisahan yung ganitong klase, abay pwede sa halagang 1,000 pesos. Miss Jeneline, maraming salamat, of course! Kay Miss Merly and Trisha, thank you din po. Tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pagtutok. Dito lamang po yan sa inyong babasang morning show kung saan laging una ka. Saan nga ba, Miss Jeneline, kundi sa Unang Hirit! Ayan na ito. Kami yan. Crispy! Ay, naka. Tarak nga. Ako na to, ha? Thank you, love.